Ecclesiastes chapter 17. Nilalang ng Panginoon ang tao sa lupa at muling binalik siya doon. Binigyan niya sila ng ilang araw at maikling panahon at kapangyarihan din sa mga bagay na naroroon. Binigyan niya sila ng lakas sa kanilang sarili at ginawa sila ayon sa kanyang larawan at inilagay ang takot sa tao sa lahat ng laman at binigyan siya ng kapangyarihan sa mga hayop at mga ibon. Natanggap nila ang paggamit ng limang gawain ng Panginoon, at sa ika-anim na lugar ay binigyan niya sila ng pangunawa, at sa ikapito pananalita, isang tagapagpaliwanag ng mga isipan nito, payo at isang dila at mga mata, mga tenga at isang puso ay ibinigay niya sa kanila upang makaunawa. At sila'y pinuspos niya ng kaalaman ng pagkaunawa, at ipinakita sa kanila ang mabuti at masama. Itinuon niya ang kanyang mata sa kanilang mga puso upang maipakita niya sa kanila ang kadakilaan ng kanyang mga gawa. Ibinigay niya sila sa kaluwalhatian sa kanyang kagilagilalas ng mga gawa magpakailanman upang kanilang maipahayag ang kanyang mga gawa na may pangunawa at pupurihin ng mga hinirang ang kanyang banal na pangalan. Bukod dito, ibinigay niya sila ng kaalaman at ang kautusan ng buhay bilang isang mana. Siya'y gumawa ng walang hanggang tipan sa kanila at ipinakita sa kanila ang kanyang mga kahatulan. Nakita ng kanilang mga mata ang kamahalan ng kanyang kaluwalhatian, at narinig ng kanyang mga tenga ang kanyang maluwalhating tinig. At sinabi niya sa kanila, mag-ingat sa lahat ng kalikuan, at minigyan niya ang bawat tao ng utos tungkol sa kanyang kapwa. Ang kanilang mga lakad ay laging nasa harap niya, at hindi maikukubli sa kanyang mga mata. Bawat tao mula sa kanyang kabataan ay bigay sa kasamaan, ni hindi nila magawa sa kanilang sarili ang mga pusong laman bilang mabato. Sapagkat sa paghahati-hati ng mga bansa sa buong mundo ay naglagay siya ng isang tagapamahala sa bawat tao, ngunit ang Israel ay bahagi ng Panginoon, na siya, palibhasa ay kanyang panganay, ay inalagaan niya ng disiplina at hindi siya pinabayaan ng pagbibigay sa kanya ng liwanag ng kanyang pag-ibig. Kaya't ang lahat ng kanilang mga gawa ay parang araw sa harap niya, at ang kanyang mga mata ay palaging nasa kanilang mga lakad. Walang nililihim sa kanya sa kanilang mga kasamaan, ngunit ang lahat ng kanilang mga kasalanan ay nasa harap ng Panginoon. Datapwat ang Panginoon ay mapagbiyaya at nalalaman ang kanyang gawa, ni hindi sila iniwan o pinabayaan, kundi pinatawad sila. Ang limos ng isang tao ay parang isang pantatak na kasama niya, at kanyang iingatan ang mga mabubuting gawa ng tao na gaya ng mansanas ng mata at magbibigay ng pagsisisi sa kanyang mga anak na lalaki at babae. Pagkatapos ay babangon siya at gagantimpalaan sila at ibibigay ang kanilang gantimpala sa kanilang mga ulo. Natapwat sa kanila na nagsisisi ay ipinagkaloob niya sa kanila ang pagbabalik at inaliw ang mga nabigo sa pagtitiis. Magbalik loob sa Panginoon at talikuran ang iyong mga kasalanan. Manalangin sa harap ng kanyang mukha at bawasan ang pagkakasala. Bumalik ka sa kataas-taasan at lumayo ka sa kasamaan, sapagkat dadalhin ka niya mula sa kadiliman tungo sa liwanag ng kagalingan, at kapuotan mo ng matindi ang kasuklam-suklam. Sino magpupuri sa kataas-taasan sa libingan, sa halip ng mga nabubuhay at nagpapasalamat? Ang pasasalamat ay nawawala mula sa mga patay, na parang mula sa isa na wala. Ang buhay at matipuno ang puso ay magpupuri sa Panginoon. Kay dakila ang kagandahang loob ng Panginoon natin Diyos at ang kanyang habag sa mga nagbabalik sa kanya sa kabanalan. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay hindi maaaring nasa tao, sapagkat ang anak ng tao ay hindi immortal. Ano ang mas maliwanag kaysa sa araw? Gayon may ang liwanag nito ay nawawala at ang laman at tugo ay mag-iisip ng masama. Nakikita niya ang kapangyarihan ng kaitaasan ng langit at ang lahat ng tao ay lupa at upo lamang.